Pasukan na naman sa school. Ready na ba ang mga estudyante? At balita ko ay face-to-face classes na. Well, ay hindi pa naman ito ay 100% na napagdesisyunan ng DepEd. Paano ba yan? Tiyak si Bunso ay magkakandara pa sa kakaiyak dahil mabibigla na lamang siya ay sobrang advanced na ang kanyang pinag-aaralan ngayon. Ready na kaya si nanay sa face-to-face classes o hanggang ngayon homeschool pa din pero si nanay naman ay sumasagot sa mga hormones ng mga bata? Wala kang awa! Kidding aside, meron naman talagang ganitong nangyayari pero hindi naman natin masisisi ang iba na tulungan ang kanilang mga anak. Sadyang kailangan lang natin silang gabayan at lawakan ng ating pag-iisip. Kung babalik tayo sa face-to-face classes, tiyak na may mga memories kayo na hindi nyo pwedeng kalimutan. Marahil ni isa sa atin ay napagdaanan na ito tulad na lamang ng mga memes na ito. Kung naghanap ka rin naman ng tutulong sa mga assignments mo, eh baka dito sa school mo na rin mahanap ang jowa mo. Uy, sana oy! Siyempre ay hindi na mawawala sa pagiging estudyante natin kung wala pa ang guro natin o absent. Akalain mo na may parang kesta tulad na lamang nito. Agoy mga iya, nalintikan na! At kung hindi ka naman busy eh, baka naman gusto mong uminom ng alak. Este, baka lang naman na nagmumubon lang si kuya sa jowa niya na iniwan siya. Agoy, pero kidding aside, ay bawal to. Well, balik tayo sa kwento. Kung kayo ay tatanungin ko at naalala niyo pa ba ang mga rules at alintuntunin sa paaralan ninyo? Aside sa lahat, hindi naman bawat school ay pare-pareho ang mga batas na ipinapatupad. Pero tiyak matawa na lang amang tayo kapag naaalala natin ito. Pero punta tayo sa bansang Japan. Alam nyo ba ang bansang ito ay may kakaibang rules pagdating sa paaralan? At sobrang wild nila kung tutusin. Madaming worse saying ang mga ibang tao. At ano nga ba iyon? Di ko na papatagalin pa ang usap-usapan at tinutulig siya ng ibang tao ay ang pinaka-weird rules sa bansang Japan. Eh, kung mababasa nyo naman sa artikulong nasa liksik ko, ay ang kanilang rules ay dapat ang kanilang paldoob o underwear ay kailangan ay ganitong kulay lamang ang suot. Dahil mahigpit sila pagdating sa kasuotan at ano nga ba dapat? Ang rules nila dapat ang lahat ng kababaihan ay ang underwear nila ay kulay puti. Naku, paano na kaya ang mga paborito mong kulay o maladore mo ng underwear mo ay tiyak di mo ito masusuot doon? Kayo, ano ang reaksyon nyo sa policy na ito sa bansang Japan? Bakit nga ba pati sa panloob ay pinapakailaman pa din nila? Eh hindi naman yan makikita kung tutusin. At ano naman kung magsuot ka ng kung ano pang makulay dyan sa panloob, eh basta ang mahalaga, hindi naman maamoy, di ba? Ay, okay, nawawala ako. At hindi naman makikita kung tutusin din, di ba? Well, ang sagot naman sa paaralan na iyon ay one of the clearest example of how detailed dress codes can be is the some have rules in place saying that student must wear plain white underwear. Siguro sa tingin nila ang underwear na may kulay sa panloob ay parang mga sagwa tignan pero siguro kung bakit white ang underwear ay parang matukoy din nila kung madumi o malinis dahil nga sa kulay puti ito. Pero isa ka rin ba na nagtataka at nagtatanong panigurado, what if alam ba nila kung ang mga estudyante roon ay sumusunod sa rules na ito? Eh kung nagkataon ay ewan ko na lang kung lahat ay i-inspectionin pa ni teacher ay ibang usapan na yun. Meron din naman nagsasabi na ilang school ang dahilan nila bakit white ang underwear nila sa kanilang paloob ay dahil white din ang kanilang uniform. Although may point naman din. Na-experience nyo na rin ba na biglaang magkaroon kayo ng substitute teacher at dahil may biglaang emergency ang teacher nyo at kung minsan nga kapag wala ang teacher nyo ay nagiging piyesta ang buong klase? Dahil wala nga si teacher na magtuturo sa araw na iyon. Well, iba nyo sa bansang ito ay kahit wala ang kanilang teacher, may sakit man o may lakad ang kanilang guro ay bawal sa kanila
na may kapalit na teacher dahil kung wala, eh di wala dahil ang mga estudyante dito ay pumapasok pa din sila kahit nga walang teacher na dapat magtuturo sa kanila. Ay nagsiself-study na lang sila sa classroom at kung ano-ano ang mga ginagawa nilang activity dahil disiplinado nga ang mga estudyante doon. Eh kung dito ay, dito yan sa atin sa Pilipinas ay iba naman ang usapan yan. Tiyak, rambulan ang abot sa tuwa namin. Aminin nyo man o sa hindi ay na-experience nyo na rin at huwag ka magpa-play safe. Gumagala ka rin ng mga panahon na iyan. Eh kung saan-saan ka naman din pumupunta. Kung tatanungin kita, kailan mo naranasan ma-inlove o magka-crush sa isang tao o magkaroon ng relasyon? Eh well, syempre, ang iba naman ay sasagutin nila ito noong elementary days o high school days sila. Pero iba mo sa school na ito ay hindi naman nila matitikman mararanasan ang ganitong experience dahil bawal sa kanila ang ma-inlove o ang pagkakaroon ng romantic na relationship sa paraan dahil bawal roon. Napaka-cagey naman ng school na ito, di ba? At lalong bawal rin doon ang dating. Kaya naman ay wala ka ng time para sa sarili mo kung hindi ay mag-google ka ng oras mo sa pag-aaral. Well, kung naiisip mo ay KJ ang paaralan na ito, ay syempre ay suportado naman ang mga magulang doon sa policy na ito dahil gusto nila mag-aral muna at focus muna. Well, in the good way naman din kung tutusin. Unlike naman sa mga ibang Western country, ay hindi na nakakagulat dahil mas liberated ang kanilang kultura doon at para kasing tinututulan mo ang kanilang alintuntunin o walang kalayaan, ika nga. At syempre dahil napagkakwentuhan na natin yung patungkol sa mga rules ng paaralan na ito, ay isa rin sa mga gustong-gusto rin ng mga estudyante ang swimming lesson. At isa na rin ako sa gusto ng ganitong lesson na ito. Dahil isa rin ito sa parte ng school ang swimming lesson. Dahil kung hindi mo ito iti-take, ay hindi ka makakapasa at maaari ito ay maging hadlang pa para hindi ka makagraduate. Well, sa iba naman ay walang ganito kung baka ilan lamang ang mayroong ganitong rules sa paaralan ang may kasamang swimming lesson. Dahil parang kaprite lamang ito sa PE sa college. Dahil kung wala ka rin PE o hindi mo ito napasa, ay wala ka rin graduation. Kung matatandaan ko nga ang ganitong college ako ay kahit anong gawin ko ay hindi talaga ako gaano marunong mag-swimming dahil wala, hindi ako marunong eh. Pero kahit paano ay nakagraduate naman ako dito kahit muntik na ako magkandalunod-lunod. Well, ang susunod naman natin ay talagang napaka-weird sa ibang school sa bansang Japan dahil alam niyo ba, sa ibang parte ng school nila ay walang canteen o limitado lamang dahil kung lunch break or merienda time sa bansang ito ay mayroon silang taga-serve ng foods nila. Di ko lang sure kung parte ito ng kanilang tuition fee. Pero aside naman ay kung lumabas ka pa para bumili na pagkain mo. Dahil minimake sure ng school nila na healthy ang kakainin ng mga bata doon. Well, alam nyo ba na ang mga Japanese students is one of the healthiest of the world. Dahil nga napakababa nga ang obesity rate nila at sa ibang school nga roon ay pinagbabawal na sila magdala o magbaon ng pagkain. Kaya wala kang choice kung hindi nga kainin ang ibinigay nila sa'yo. Sorry. Eh kung libre lang naman ay hindi ka natalo doon, 'di ba? Well, ang susunod naman natin ay tiyak matutuwa ka dito. Syempre ay napagdaanan na natin ang ganito ang maglinis sa school natin. Meron pa nga mga naka-assign kung sino ang araw ng ganito ang maglilinis ng room. O pero hindi naman lahat kasi unlike sa ibang mga private school ay may sarili silang tagalinis. Syempre ay yung mga janitor or janitress. Well, alam mo ba, sa bansang ito ay ang mga estudyante ang naglilinis ng kanilang room. Hindi naman masama dahil kung tutusin, nagiging responsable silang mga bata. At nadadala nila ito hanggang pagtanda nila. Pero huwag lang abusuhin o aabusuhin, baka buong eskwelahan ay ipalinis sa'yo. Eh di sana nagtrabaho ka na lang at sahuran nila dahil wala namang matututunan ang mga estudyante roon kung magkataon. Dahil mas nauubos ang oras nila kakalinis, syempre
may limitado lang ang oras sa paglilinis. Huwag naman abutin ng 8 to 10 hours ay sana ikaw na lang pumalit sa trabaho naman.